kung magtatapos na ang school year nyo, mga bata. Pero dahil idol nyo ako, maaga-aga ang back to school nyo. Alam mo kung bakit? Kasi babawi pa kayo sa remedial and summer class. Dahil isa ka sa masaswerte na unang makaka-experience ng online remedial class, nag-aanap ka ngayon ng budget laptop. Makipasok lang yung budget laptop. And this is the MyBenBen M543 laptop. Ito na ba ang laptop na nakakatulong sa pagpasa mo? Tingnan natin yan. MyBenBen. Ganito ang itsura niya. At first glance, mukha siyang yung old school na laptop. Bagay siya sa mga mahihiling magsuot ng plain and unbranded shirts. Kasi wala din siyang brand dito, walang logo eh, di ba? Which is, bagay nga naman sa mga students, kasi nga, mukha ka nga naman talagang busy sa school. This laptop is powered by an AMD Ryzen 3 4300U mobile processor. It is not the latest generation of Ryzen processor this 2021, but tinaob niya ang previous generation na Ryzen 7 3700U processor in terms of single and multi-core performance. Kahit walang multi-threading tong 4300U compared sa 3700U, it just shows na malaki talaga ang effect ng pagtalon nila from 14 nanometer to 7 nanometer process. But can you upgrade it in the future? Pero, ma-upgrade mo nga ba talaga siya sa future? Eto, sa likod, you can easily access yung dalawang SODIMM slots, M.2 PCIe slot, at included sa package yung SATA ribbon cable with caddy for 2.5-inch SSD or hard drive expansion. O, ayan! Na-upgrade ko na agad. Pwede na ako i-air sa Gilmore. Gilmore, baka naman. Joke lang. Lahat ng store na nag-PM sa akin. Yung configuration nito is naka 8GB SODIMM RAM. Dual channel yun ha, na 4GB. 240GB of SATA M.2 SSD, SATA lang siya, and a dual band Wi-Fi plus Bluetooth 4.2 adapter. Pagdating sa ports, you can only extend it to one display. Kasi kahit may USB-C port siya, it is only for data transfer o kaya pan-charge mo lang ng cellphone mo. One of the most important sa mga laptops, syempre, tumunog pa, ang kanyang display, di ba? Meron siyang 1080p ATS panel, which is a sub-kind of IPS. Ibig sabihin, maganda rin ang viewing angle niya. Wide na din yan. 250 nits of brightness. Hindi mo nga lang gaano maaasahan yung kulay niya, but for typical use, pwede na. Moving on to its keyboard na normally okay. Meron siyang multimedia shortcuts, tapos numpads para sa easy input mo ng data sa spreadsheet mo. Kaso hindi ko gusto yung position ng number 0 kasi hindi ko gusto. Hindi ko gusto kasi palagi nasa gitna dapat yan eh. Kasi password ko may zero. No biggie naman yun, pero ang biggie for me is hindi siya backlit keyboard. So, pagdating sa dilim, kailangan mong buksan ulit. Kumbaga, pag tinanong ka ni Boy Abunda, lights on or off? Lights on po. Oo, nag-gets ko na hindi mo naman talaga gagamitin palagi yung touchpad eh. Kaya binigyan ka ni MyBenBen dito ng maliit lang. Precise naman siya, kaso magaspang yung texture niya. Plus, kung titignan mo siya, take a look at it. Okay, may touchpad. Anyway, ito ang quality ng mic and camera niya. 1 megapixels, 720p, 30fps. Alright? Can you hear me clear? MyBenBen. And now, we go ahead sa performance niya agad. In terms of thermals, since it has a low power and power efficient na CPU, sakto na yung isang matabang heat pipe and single fan para panamigin ang CPU. Sa casual office works, hindi ko naramdamang uminit yung keyboard deck niya. Pagdating naman sa mga heavy CPU tasks, it does reach a maximum of 84 degrees Celsius, pero wala namang thermal throttling. Katrattle yung bibig ko. Keeping all cores at 3.7 GHz. Although hindi ito designed for photo editing and video editing, lalo na yung mga Adobe Creative Cloud apps, pero kung kailangan mo ng biglaan, pwede na din to para dun. Hindi siya yung battery smooth kasi tandaan, wala tong discrete graphics card. For gaming naman, kahit walang discrete graphics card, laban na laban tong laptop na to. Basta esports title games ha. As you can see, kayang-kaya niya ang Dota 2, Valorant, and CSGO. Lagpas-lagpas 60fps tapos sobrang stable niyan. But remember na hindi ito built for gaming, so medyo isiyan mo lang yung paglaro mo kasi wala namang may gusto na electronics na babad sa initan eh. Speaking of allergic sa init, syempre kasama dyan yung battery. Another factor din kasi yung pag-degrade ng battery life, yung init. Kaya for gaming, habang naglalaro ka, syempre, hindi pwedeng hindi nakasaksak yung laptop mo. Syempre, para todo yung performance.
Pero ang maganda sa 51.2 watt-hour battery nito, tumatagal siya ng 10 hours and 14 minutes in modern office tasks and almost 8 hours naman for watching non-stop videos or Netflix. Alright, para sa'yo bata! My Benben! This My Benben M543 laptop checks all the important boxes for a student laptop. It is sufficiently powerful, lightweight, great for multimedia and entertainment, and has a long battery life. For its price, wala kayong makikita ng ganitong specs sa mall. Online nyo lang kasi may dito eh. This may not be the best price to performance laptop na makikita nyo sa Lazada, pero out of the box, okay na siya kasi wala ka lang kailangan i-upgrade unless bibili ka ng dalawang 8 gigs of RAM, diba? Pag kinailangan nyo yung warranty services nila, meron silang service center locally. At dahil doon, pwedeng-pwede nyo i-consider tong laptop na to para sa mga remedial classes nyo. Plus, may upgradeability pa din siya for under 30,000 pesos. So, if you're looking for a laptop in that budget, nahanap mo na ang isa sa mga pinakasolid na laptop ngayon. Alright? Kung interested ka sa laptop na to, you can check the link sa video description sa baba. And if you want more videos like this, get subscribed, enable notifications, so you won't miss another episode. Like, dislike, I don't care! Thank you and GG! Oh, mag-watch na kayo! My Benben! Ako si M543 at your service by...